Good evening mga kalalabs. Yung mga FW dyan na pauwi, umuwi na kayo, bilisan nyo kasi maka-quarantine nga, may sahod pa kayo. Hindi na yan, may sahod ako. Oh, yun, sahod ko. Oh, diba? Ayan. Good evening mga kalalabs. Nandito na ako ngayon sa Pinas. Yun na nga. Dahil na-quarantine tayo, wala na tayong magawa. Maaari lang linisin ko ang buong kwarto na to. Wala namang gamit panlinis. Nakaboring na. Mga kalalabs, yun pala yung mga bagong pauwi. Advice ko lang, magbaong kayo ng mga extrang biskuit, tapos kape nyo, kasi libre mo naman yung mainit na tubig dito. Pwede kayo manghingi sa front desk, tawag lang kayo, ganun. Tsaka, hindi naman kayo pwede magdala ng tubig. Tsaka yung mga sanitary nyo, mga shampoo, sabon, Colgate, toothpaste. Kung maaari lang, bumili na kayo dyan yung mga pang 50 milligram ba yun? Milligram ml. Yun lang kasi ang pwede sa kuan sa hand carry. Pwede naman lagay yun sa maleta kung gusto nyo buksan yung maleta nyo. Ako kasi hindi ko binuksan mga kalalabs. Ayun. Nandun pa. Hindi ko na siya binuksan kasi magagasgas eh. Alam mo na. At tingnan nyo ako, dala ko isang supot na Nescafe. Hindi naman pwede ako mamigay dyan sa mga kapitbahay natin at bawal. Mga kalalabs, flex ko lang kung anong pinaggagawa ko din eh. Ayun nga, yung mister kong, todo support sa akin. Anong oras na dito? Mag-aalas 12 na yata. Anong oras na? 11:51 na. Ayan, alam nyo ba mga kalalabs? Nagutom ako. Ayan si mister, naghahaya. Nagutom ako, ayan, humingi ako ng mainit na tubig, tapos, ay, oo nga, mainit na tubig, tapos dalawang tubig, binigyan ako ng dalawang bottle ng tubig. Tapos, kitingnan niyo kung anong pinagagawa ko. Mabilisan lang. Kasi baka mamaya, ma-hold up tayo, joke lang. Tingnan niyo yung dala kong pera. Charon! O, di ba, ang dami? Dami kong dalang pera. Daming 1 real lot. Mga coins dala-dala ko pa yan. Tapos yung peso ko lang, oh, yun lang yung peso. Wala na ako man. Nababaliw na ako. Tapos kung ano-ano na pinagagawa ko pa nun ako. Kahit na exercise lang. Paghirap, 5 days lang mga kalalabs yung aking bakasyon, ay ang aking quarantine, pero Diyos mayo, paano na kung 10 days, 14 days, or 7 days? Di pa ako makatulog kasi kanina mga kalalabs, nakatulog ako. Mga 2 siguro ng hapon hanggang alas 6. Ngayon, di na ako makatulog. Tapos bigla pa sumakit ang ulo ko, yun, humingi ako na mainit na tubig, nagkape na lang. Alam niyo naman sa ating mga Pinoy, Pinay, addict sa kape. Ewan ko, baka gutom lang yun. Yun nga mga kalalabs, yung mga bagong pauwi, mga pauwi pa lang, ganun. Huwag kayo masyadong ma-stress. I-prepare nyo lang yung mga bagahin nyo para wala kayong bayaran na excess, ganun. Alamin nyo kung ilang kilo yung mga bagahin nyo sa ticket nyo, ganun. Pag nilagay na 2-piece, understood na yun na 23-23 or yun lang ang alam ko eh, pati pal yata 23-23 bali 46 tapos 7 kilos na hand carry. Tapos yung mga kailangan, napaka-importante, pagpasok mo pa lang bago ka sa ano ba yung tawag dun ba yung ipasok yung mga bagahe, ganun. Ha? Excel. Anong Excel? Ay, basta yun, basta yung ipupunta ka dun sa counter lobby. Yung bibigyan ka ng boarding pass, ganun.
Hinahanap lang nila is yung one health pass, importante yan. Tapos yung result mo ng swab test. Tapos hindi naman nila hinahanap sa akin yung mga vaccine ko, kung dalawang dose ba o hindi. Basta binigay ko yung passport, one health pass, swab test. Yun lang. Pero mas maganda, ipaprint nyo na rin yung ticket nyo, yung vaccinated nyo na medical report nyo. Tapos print nyo na lang lahat yun, mas maigi pa, mas mabuti para wala ng problema. Tapos pagdating nyo naman doon sa, pagdating nyo naman dito sa Pilipinas, may fill up ang kayo na naman na kwan. Dapat ilagay nyo na doon sa papel, lagay nyo na doon yung number ng passport nyo para hindi halungkat ng passport, kasi mamaya tanggalin nyo sa lagayan, may iwan nyo pa. Tsaka ito yung mga gamit nyo, wag nyo kakalimutan. Meron akong kababayan na nakasabay ko na iwan pa ang bag niya, shoulder bag pa man din yun, hindi naman namin alam kung anong malaman. Basta syempre kailangan ingatan yung mga gamit nyo, wag kayong mataranta, relax lang. Tapos yun nga, ang pipilapan nyo lang naman is yung OWA form. Ang kailangan lang naman nila dun yung code ng one health pass, tapos yung tapos yung arrival form nyo. Basta isulat nyo na yung code ng one health pass, tapos yung passport, tapos yung mga pangalan ng kamag-anak nyo na kukontakin, address. Yun lang naman mga kalalaps, napakadali. Huwag nyong istresin yung sarili nyo sa kakaisip about sa biyahe nyo. O ganun na lang. At itutuloy ko pa ang aking pagbibilang ng aking mga dollars. Bye-bye. Bye mga kalalaps. So, bye-bye ka na mahal ko. Bye-bye. Bye-bye. Nasa Saudi.